Hindi lang mga players ang gustong idagdag nitong Converge Fiber Excels, kung hindi maski na doon sa kanilang coaching staff. Ang tingin ng karamihan baka susubukang kunin nitong si Dennis Uy at nitong si Mr. Pineda, itong si Tab Baldwin. Baka si Baldwin ay gawing consultant nitong Converge Fiber Excels para mapalakas lalo yung scouting nila at tumulong dito kay Aldin Ayo bilang assistant. Alam natin na napakahusay nitong si Tab Baldwin lalo na nung siya ang nag-handle sa Gilas, pero sabi ng iba na politika kaya natanggal dyan. Sa ngayon nitong si Baldwin ay nandun pa rin sa Ateneo, pero ang sabi ng iba, kapag nilakihan ng Convert yung offer nila dyan ay ito ay hindi magdadalawang isip na lumipat dito sa Fiber Excels. Ang tanong na lamang ay kung handa nga ba ang Convert na operan itong si Tab Baldwin para ito ay lumipat na dito sa kanilang koponan. At syempre, kung hindi maging successful na coach itong si Aldin Ayo, pwede nilang gagawing coach itong si Tab Baldwin. Totoo, bawal ang mga foreigner na mag-coach sa PBA, pero madali na mapaikutan yan. Tawagin lang nilang active consultant itong si Tab Baldwin at maglagay ng dummy coach dyan. Ay magiging ayos na dahil ginawa na yan dati ng TNT at ng San Miguel Beer. Kaya sa ngayon, pwede nating tignan kung ni-ooperan nga nitong TNT o nitong Converge itong si Tab Baldwin para makasama na nila. Kukunin nga ba ng Magnolia Chicken Templados itong si Tyler Tio nitong Phoenix Fuel Masters kapalit ni Paul Lee? Itong si Paul Lee matagal nang napapabalit ang matitrade yan, pero hindi natuloy dahil yung kanyang kapalitan na si Robert Bolick ay napunta dito sa kampo ng MVP Group at ngayon ay nasa NLEX. Pero ito si Tyler Tio, tingin ng karamihan isa na sa mga top point guards ngayon dito sa PBA at tinatarget ng SMC at MVP Group. Itong si Tio ay isang napakataas ang basketball IQ, nakita naman natin. Plus, ito pa isa pa itong matinik na 3-point shooter. So ang tanong, ito na nga kaya ang ipapalit dito kay Paul Lee? Dahil sabi nga nila si Paul Lee palaging bumababa ang performance pag playoffs at isa pa ang palaging nagkaka-injury. Samantalang itong si Tyler Tio ay bata pa at healthy. Ang tanong naman, papayag kaya ang Phoenix Fuel Masters dito? Siyempre, nakadepende yan sa magiging takbo ng negosasyon, dahil kapag malusog naman itong si Paul Lee, napakaganda rin ng nilalaro nito. Kaya abangan natin kung itong Magnolia nga malamang gagawin nila ito kung sila ay hindi mag-champion ngayong conference. At siyempre, pag nag-champion yan, hindi gagalawin yung lineup. Pero kung sakasakali na hindi mag-champion ng Magnolia kahit number 1 seed sila, malamang nga itong si Paul Lee ay matrade na at baka pati iba pa nilang mga players.